Was sa mga budget meal, alam naman natin na sobrang dali nang bumili ng replacement battery para sa mga phone, saka para sa laptop. Meron na itong makukuha sa Shopee, Lazada, Alibaba, eBay, sa tabi-tabi, sa Green Hills, kung saan-saan pa. So ngayon, sa video to alamin natin kung okay bang bumili ng mga to. Tara! Okay, welcome ulit sa Boy Budget Meal. Kung bago kayo sa channel ko, gumagawa ako ng tutorial ng pagre-repair ng mga gadget. Minsan, gumagawa rin ako ng review ng mga budget gadget na nahawakan ko. Tapos minsan, ito, may mga naliligaw na mga simpleng mga tutorial or mga sagot sa mga simpleng tanong na makikita ko sa comment section ng mga video ko. Kung ganong klaseng content yung gusto nyo, saktong-sakto yung channel ko para sa inyo. Okay, alam naman natin, sobrang dali na magpalit ng mga built-in battery ngayon sa mga phone, sa laptop, kasi ang information napakadali ng makakuha. Dahil gamit lang yung phone natin, makakahanap tayong tutorial sa YouTube, makakahanap tayong sa Google, meron ng mga website katulad ng iFixit para tulungan tayong palitan yung mga battery ng mga gadget natin. Kapag bibili ka naman, meron na rin sa mga ano, shopping app, sa Lazada, Shopee, etc. Meron na palagi yan. So, anytime pwede kang bumili yan. Tapos, magbabase ka na lang sa mga review na, okay to, 5-star, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Pero palaging unang-unang tanong yan, kapag bibili ka ng battery, original ba yung battery na nabibili nyo? Ganito lang kasi palagi yan. Kapag bumili ka ng battery, ganito itsura niya ito. Ito, katulad nito, ito, aftermarket to. Nabili ko to, sasabihin nila original. Bakit original? May tatak na Samsung. Ito rin, isa pa to. Ganito yung casing niya. MNK Technology Battery, iPhone SE. Pag tinanggal mo yung laman, may pull tab. Swerte mong may pull tab, makuha ka. Tapos ito, yan. Makita nyo, may tatak na MNK Technology. Pero may tatak din ng Apple. Siyempre, tatanungin mo, original ba yan? May tatak na Apple. Lago nyo isipin, hindi original yung nabibili nito. Kahit sabihin nilang ganyan. Tapos minsan may mabibili kang, may nakalagay dito or dito, sa box or sa plastic, nakalagay original. Hindi original yun. Aftermarket to, rebranded na to, nilagyan nila ng tatak para masabing original. Kung gusto nyo bumili palagi ng original, makakuha naman kayo palagi ng original. Meron naman sa mga service center talaga ng Samsung, ng Apple at kung ano pa yan. Doon, legit yon, original makuha nyo. Pero kung sa mga tabi-tabi, kung ano-anong mga shop, kahit sabi nilang 5-star, hindi yan original. Okay, bakit ko nga pala sinabi kung bakit natin inano yung kung original o hindi? Simple lang naman kasi yan, ganito yan. Itong mga gantong ano, kahit sabihin natin aftermarket tong mga battery na to, gumagana naman to. As long as, of course, syempre, kapag tinignan mo naman, same na yung rating yan, yung mga volts, milliamps, etc., etc. Syempre, nakabase, nakadesign na to, sa, kinopya na to yung mga original. Syempre, okay na yun, walang problema yan. Saksak mo, gagana na basta laging tama yung connection mo. Pero, ang tanong palagi, okay lang bang bumili nito? Okay lang naman. Kasi nga, binayin nyo na rin naman, kumbaga mga rip-off na to ng ano eh, ng mga original. Ginayin na yung specs, okay lang. Minsan makikita nyo pa nga kapag tumingin kayo, sa kumari, ang original mo ay 2,000 mAh. Pag bumili ka ng mga aftermarket, 2,500. Pero pareho ng nipis, hindi fake din lang yon, ano lang yon, scam or marketing strategy nila para bilin mo yon. Pero okay pa rin naman palagi yon. For example, ganito lang naman kasi yan. Ang original na battery mo versus sa mga aftermarket or fake or class A, kung naman tawag nila dyan, ganito lang yan. Ang original mo palagi, ano lang, imisipin nyo na lang, Energizer yan. Familiar naman tayo sa brand na Energizer. Noong panahon ni Kopong Kopong, very reliable yan. Hindi pa uso yung mga rechargeable battery. Sure kang tatagal yung Energizer. Matagal maubos yan. Yung mga aftermarket, gagana rin yan, pero hindi kasing ganda ng Energizer. Imagine nyo na lang, kunwari, Energizer versus Everready or Maxell or Duracell, yan. O ano man, basta not ano ng Energizer.
Gagana pa rin siya pero hindi gising ganun katagal ng energizer. Ganun lang kadali yan. Okay na okay yan, magagamit nyo pa rin. Ang next na tanong natin palagi dito, kung tatagal ba to? Kahit gumagana, tatagal ba? Usually sa experience ko, tatagal naman yung battery. Kaso average usage nito, ewan ko kung ano, kung matagal ba, average usage nito 1 year to 2 years. Minsan 1 year to 1.5, 1 year to 2 years. Depende sa ano mo. Basta as long as hindi mo siya ginagamit ng naka-charge, tatagal yan. Pero bibili ka ulit. Yung presyo nito, nagre-range lang naman kasi sa ano to eh. Sa 350 to 550, depende sa seller. Versus kapag bumili ka ng mga original, naglalaro sa 2.5, 3.5, depende sa store at depende sa brand ng phone mo. Sobrang laki ng diferensya. Imagine mo na lang bibili ka ng original, sabi natin 2.5, nakuha mo ng 2.5, gagamitin mo ng 2 years. Ito, nakuha mo ng 3.50, gagamitin mo ng 1 year. Bili ka ulit ng pangalawa, 3.50 ulit, another year. So, 700 versus 2.5. Mas okay pa rin. Depende na lang sa'yo kung ano yung ano mo. Pero ang downside ng mga aftermarket battery, tsambahan, hit or miss yan. Hindi lahat ng nabibili mong battery maganda. Kasi ito, mga China na to, mga peke na to, kahit sabihin mo, rip-off, class A, OEM. OEM original yun, huwag kayo maniniwala sa mga yan. Next time, gagawa ko ng video ng OEM na yan. Hit or miss yan, may time na makakachamba kang aabot ng 2 years, may time na katulad nito, ito bad trip na bad trip ako sa battery to ng laptop. 2 months, bumigay na. Tapos pag bumili ka, ang warranty ay 2 weeks. Nakakabwisit, di ba? So, assure lang na seller sa'yo, 2 weeks kagana to. After nun, wala na akong pakialam sa'yo. Ganun ka unreliable itong mga to. Kaya yon, syempre risk mo yan kung gusto mo makatipid pero may worry, bili ka ng ano. Ito, nakita nyo itong mga to, ang dami kong tambak na to katulad nito. Aftermarket to, hindi to gumagana. Ito, aftermarket, hindi rin gumagana. Ito, aftermarket, ganun din. So, papansin nyo, sa pagre-repair ko ng mga phone, may mga time na abonado pa ako. Katulad nito, ito 2000 to. Pag sinaksak mo, imbis na tumaas yung battery, bumababa. Nakakabwisit. So, babalik ko to sa seller. Tingnan ko kung mapapalitan ko na ibang item. Pero usually, hindi pinapalitan yan. Depende na lang kung kilala mo yung seller. Kaya, yun. Ginawa ko tong videong to kasi maraming ano, maraming nagpaprepare sa akin. Hindi pare-pareho minsan yung tinatagal ng battery. Yun, ito lang yung explanation para mas maintindihan nyo kung bakit ganun. Itong mga anong to, hindi to dumadaan ng quality check. As is na to, pagkalabas ng factory, wala na silang pakialam. Kaya kapag bibili kayo ng mga ganitong battery, isipin nyo palagi, kapag katulad naming mga nagre-repair, hindi namin ma-assure na okay to. Kaya as of now, yung mga battery repair, hindi mo na ako tatanggap. Sana nalilawan kayo sa videong to. Gagawa pa ako ng mga ganitong klaseng video. Kung gusto nyo, comment lang sa baba. Dito na muna matatapos yung ano ko, yung video ko. Kung nagustuhan nyo, hit nyo yung like. Kung hindi nyo nagustuhan, hit yung dislike. Comment kayo sa baba kung bakit. Tapos may mga request kayo, comment din nila kayo. Baka magawa ako. Kung gusto nyo ganitong klaseng content, subscribe naman kayo. Naghahabol ako ng 1,000 subscriber. Para man mag-monetize yung channel, kumita ako kahit papano, makagawa ako ng mas quality video, makabili ako, maka-afford ako ng mga re-review natin. Tapos hit nyo na rin yung ano, notification bell pag gustong-gusto nyo yung mga video ko nilalabas para updated kayo. Nandito na lang muna ulit ako. Muli ito sa Boy Budget Meal, providing you with budget solutions, share gadget problems. Kita sa susunod ng video. Paalam.